magandang magandang balita sa inyo mga Toms. Ito na, finally. Nakita nyo naman yung talong natin. Talaga namang nakakatanggal ng pagod. Buot pa dyan, naglawit na ng bunga. Ayan o. Ayan po mga Katongs. Yan ang bunga ng pagtsatsaga. Ulitin ko mga Katongs, ano? Pinutol natin yung talong na ito, ano? Ayan o. Yan yung mga pinuputulan pa nga. Pero nagsuwi siya, nagsanga ng ganyang kaganda. So ngayon, inalagaan natin ito sa spray. Pataba at ng fungicide. Ayan, nakapakat pa nga sa dahon ng ginagamit natin yung fungicide ay punguran. Dahil siyang bulaklak. Mabul ka sa presyo. Sana. Nakakatuwa, di ba? Bukod sa sili. May pag-asa tayo dito sa talong. Nagkaroon ng pag-asa. Ayan. Yun o. Oh. Pero mas marami na yung kanyan. Makaka-harvest tayo dito sa next week. So, wala natin alagaan sa panguod. Nililinis nga po yung puno. Tinatanggal natin yung mga damong nakasingit sa puno para wala nang taguan ang mga naninira. Dasty ba to? Sabi ko, tubigan na niya. Diyan namin bubudburan ng pataba. Tabang tira natin dito sa sili. Winner lang naman kailangan yan. Saluan lang natin ang triple 14. Napapansin nyo mga Katongs, makapal na yung talong. Hindi na natin pwedeng lagyan muna ng urea or unique 16 kasi kakapal ang gusto na naman yan. Kailangan lang nito pataba na pampabunga at saka pampabulaklak. Pagyan sa susunod, ayusin na natin yung mga plastic na yan para hindi ganun damuhin yung puno. Naangat kasi yan mga Katongs eh, nung pinatabaan namin yung ilalim. Binudburan namin ng pataba. Kaya naangat yan, plastic. So ngayon, ang ginagawa na lang natin patabagan, patutubigan natin, paapawin at saka bubudburan ng pataba sa gilid. Yun o. Tuloy-tuloy na sana. Diba? Maganda yung pinuputol na yung talong. Kapag sobrang kapal na, talagang hirap na mamunga yun. At isa pa, magastos na yun. Mahirap nang puksain yung mga naninira dahil sa kapal.
ito. Yung ganyang nipis lang na talong. Masarap binobomba yan. Masarap pinapatabaan din yan. Umaga, hindi magastos. Tatanggalin natin yung mga lantang talbos, pero bago natin bitawan, pinipiga na natin yan. Ng pagmasda na yung mga bulaklak pa. Yung mga katongs, at ayan, nayari namin ni Abumboy itong damuhan yung unang block. So si Bato at saka si Abumboy nandun na sa pangalawang block, nagdadamo. Ako, nagpa-andar na ako ng tubig. Yan, pinatubigan na natin, tapos bubudburan natin ng batawa uli. Ito, ito po yan, winner saka triplicatorse. So i-stackan natin ng tubig yan hanggang sa mag-abot sa puno, para pag dinudun natin pataba, malulusaw. Medyo matagal nga lang kasi medyo mahina yung upan natin patubig. Pag doon tayo kumuha sa dulo, lalakas yan pagka nakabili na tayo ng hose na malaki. You know, mga katongs, tanghali na nga po. At ayan na, mga kailan butas na tayo.
Ayun oh. Dito na ako. Bali, tapos na yung gawin na yan. Ito, pakitong pusing. Ayun oh, may sabog ng pataba. Lusaw na yung pataba, pakat na yan sa lupa. Hindi ka mukha doon sa dulo. Tingnan nyo, ayan po yung magandang pataba. Ayan. Ah, ito po, triple 14 at saka winner, pinaghalo ko. Yung 14 gamit natin, Atlas. Ayan, tingnan nyo po yung kulay blue na yan, yan po yung winner. Yung brown po na yan, yan yung Atlas na triple 14. Kaya, tingnan nyo po, lusaw na. Hindi ka mukha dun sa nilagay natin dun sa dulo. Hanggang ngayon bubuo. Kaya patutubigan ko muna, patutubigan yun. So pagdating dito sa yun, sa gawin na yun, dalawang butas na lang, hindi muna tayo. Doon ko pa didiretso yun sa kabilang block naman. Kasi yung kabilang side na yon, kabobomba lang ng pandamo kahapon nun. Ito kasi ng isang araw, kaya ayan, nanilaw na. Baka mabuhay pa pagka natubigan pa natin. So bukas ko patubigan. Bukas ko patutubigan na yan. Pagdating dito sa kabila, hinto ko muna. Magduduktong kami ni Bato ng magano na kami ng ano sa tawag doon, hos. Wala pa yung tubig doon, kaganda ng mga katongs niya. Ganda ng ating talong. Wala na rin po yung kanyan, yung damo sa puno na bunot na namin kanina. So yung nando sa dulo, binubunot pa nila Bato tsaka ni Lolo Boy. Tinataas na ko po yung mga harangan natin para umapaw. Yun o, dami ng mga ganitong bunga. Napaka kinis. Napaka kinis ng talong.
Yo mga katong, sa taya na po. Hindi tayo nayayari magpatubig. Bali, ayun, hanggang doon lang tayo, mga ilang butas pa. Sa 2, 3, 4. Apat na butas pa doon sa talong sa unang block. Bukas, nilipat ko nga po yung mga hose. Nilipat ko yung hose dito sa sile. So ito, pipitasin namin sa makalawa to. Tatutubigan ko muna bukas para magka ng timbang. Yan o, maganda sa sile. Bago pitasin, kailangan tubigan. Tapos sa pinatabaan pa to, obligado natin yung patubigan. Nakakatuwang mga katong stignan sa gabi. Sa gabi, maaninag mo yung mga bunga. Grabe. Tanggal ng pagod pag ganito. Oh. Ayun, oh. Ayun. Pagpitas namin sa makalawa, panigurado sa susunod na harvest, marami na tayo ma-harvest yan. Maliban lang o dito sa kwan, sa pangalawang bitas, ay sa bitas natin sa Linggo, marami tayong mga harvest sa susunod na harvest natin. Yun eh, sana maganda pa presyo nun. Pero ngayon, kanina, ang ganda ng presyo pa mga katong. Nasa 3K pa. So, sana umabot tayo sa maraming harvest. Maga-maga ko sisindihan yung Robin kasi obligadong diligan to. Hindi naman namin titigmakin kung pararaanan lang tapos bubusan yung puno. Ngayon, kada butas tapos kada butas. Babaktaw na tayo ng isang butas yan. Importante kasi mabasa. Maanuhan lang natin yung madiligan natin yung puno kasi pinataba natin yan. Tapos yun, bibitas tayo sa makalawa para magkaroon ng timbang. So ayan mga katongs, isang araw na naman ang lumipas. So maraming maraming salamat po sa mga walasawang sumusuporta sa Tongs TV, sa lahat po ng mga nanonood ng vlog na ito. Taos puso po ako, nagpapasalamat sa inyo.